Guys, welcome to iTeach channel, and today I am going to teach you on how to pass your assigned homework or assignment using the cell phone. So ganito yon mga anak ha, ganito ang gagawin. So unang-una, magte-take ka ng picture. So syempre dapat meron ka ng naka download na Google Classroom. Ayan, Google Classroom app. So, ida-download mo na siya. So, nandito na ngayon si Cleorn, ang inyong kaklase. So, syempre, naka-open na. Ayan. So, grade 6, St. Joseph. So, balik tayo doon. Okay, so, paano tayo mag-upload? Nang halimbawa, may assignment na kayo, nakapag-answer na kayo. So, ngayon, ang gagawin nyo, guys, pupunta kayo sa camera. Okay? Pipicturan nyo ngayon ang inyong sagot. Okay? So, halimbawa, may sagot na kayo. Ito. So, halimbawa, si Cleorn ay may sagot na doon sa assignment natin. Ayan. So, halimbawa lang to, ha? Okay. So, pipicturan mo na ngayon ang iyong sagot. Ayan. So, ayun na. Diba, na-picturan mo na. Ito na siya. Ngayon, itong picture mo, pipindutin mo ngayon itong share. Ayan. Pag napindot mo na yung share, pupunta ka ngayon sa classroom. Ayan. Nakita nyo naman, diba? So, pipindutin natin yung classroom. So, papasok ka ngayon doon na sa classroom natin. So, ngayon, attach assignment. Ayan. So, diba, dalawa yung assignment nyo. These are missing modules. Answer in comics. So, ipipindutin mo yung answer in comics. Okay. So, ayan na. Antayin lang natin kasi medyo mahina ngayon ang internet. So, ayan. So, ayan na. Okay. So, answer in comics. So, ngayon, ang gagawin natin, mag-private message ka kay teacher. Halimbawa, teacher, this is my answer in comics. Okay. So, ngayon, i-attach mo yung files mo. So, i-remove natin yan. I-remove natin yan. So, ayan. Mag-a-add ka ng attachment. Halimbawa, ayan. So, okay. Take a photo. Ayun. O kung gusto mo talaga maging sure, ayan. So, mag-a-attach ka ng photos. Sana ba? O, yun. Halimbawa. Ayan. Attach. Oh. Okay. Right. Okay. So, ayun na. Ayun na yung sagot mo. So, di ba, nag-send ka na. O, i-send mo na yung message mo kay teacher. Tapos, ang pipindutin mo, hand in. Okay. Okay, sasubmit mo na siya. Okay. So, ibig sabihin ng class, kapag nakalagay na dyan ay unsubmit, ibig sabihin na isubmit mo na yon kay teacher. Okay, class. So, yan. Okay. So, ngayon, titingnan natin kung nakasubmit na nga talaga si Cleorn or kayo doon sa classroom natin. So, ngayon, pupunta ako kay iTeach Channel. Ako yon. So, pupunta ako sa grade 6 St. Joseph. Titingnan ko ngayon kung saan, kung si Cleorn ba ay nagpasa na. So, titingnan natin. Answer in comics. Ayan, nakita nyo, si Cleorn ay naka-handed in. Ibig sabihin, si Cleorn pa lang ang nakapagpasa ng assignment. Malinaw po ba? So, ganyan. Ganyan kapag nagpasa kayo. Kasi makikita ka agad ni teacher kung nagpasa kayo o hindi. Ayan, titingnan din natin ulit. Balik tayo doon sa classroom. Okay? So, balik tayo sa classroom. I-open natin yung classroom. Ayan. So, papalitan natin. Punta tayo kay Cleorn. Titingnan natin kung paano natin malaman na nakapagpasa na kayo.
Ayan. So, punta kayo sa classwork. Punta kayo sa comics. Ayan. Nakalagay dito, handed in. Ayan. Ibig sabihin, meron na kayong ipinasa at may private comment kayo kay teacher. Handed in. Okay? Ibig sabihin, nagpasa na kayo. So, there you have it, guys. Yan lang yung maituturo ko ngayon sa inyo kung paano gumamit or paano mag-submit ng inyong assignment gamit ang inyong smartphone. So, thank you very much. I hope that you had learned something from this video. So, don't forget to like, subscribe, and share in my channel. And this is your teacher, I Teach Channel. Bye!